Rock ang new era. Pero anyways, mga kaibigan, pakilala muna natin ang mga ating mga players. Again, this is game number 3, Arkangel versus new era. Red side natin, new era. GX ang gagamit ng Grock. Mats naman for this Claude. Aris para sa isang Uranus. Andre for this Chu. And Zach para sa isang Kadita. Para naman sa Arkangel, Saksha for the PNK, Eason for the Joehead, Keke para dito sa Aurora, Ninja Killa for the Lunox, and Sakuragi for the carry. Naku po, mukhang agawan agad, medyo mukhang suntukan agad to, pero ang hirap na pagka merong kang PNK na kalaban eh. So, hindi pa sila nagkakaroon ng clear na maayos, ha? Medyo matagal pa yung clearing na yun. Clearing parang operation. Anim eh. Parang anim, kumbaga dito yung kalaban ng New Era kasi may bit-bit pang asa dito si Saksa. And Saksa actually for game number 2, sobrang ganda ng pinata niya performance with this PNK. Talaga na maximize niya yung potential na pagkakaroon ng additional damager para sa kanila at pang front for this Arkangel squad. Anyways, kita natin dito for New Era, kinagandaan, nasa secure pa rin nila yung objectives nila dito. Regardless, gaya na sinabi natin, for a club lineup na maging effective, kailangan makuha niya lahat ng objectives as early as possible. Pero muntikan pa silang makuwanan dahil dun sa ginawang pang face check ng isang Aurora. Kung sakali mang binakapan siya nung Joehead doon para makuha yung blue buff doon, possible mapatay yung isang marksman or madedelay talaga yung isang player dito ng New Era. So top lane, medyo nasasaktan sila dun sa ginagawa ng ng tropa ng Arkangel dahil ang sakit nga naman katapat ng Lunox, di ba? Pero Uison, hinahabol si Zac, nakapag-flicker out para nga naman mabuhay pa na matagal. Level 4 na si Mats dito. So, maganda ang ruleta ng kapalaran sa kanya ngayon. Medyo halos lahat ng farm nasa kanya. Oh, tsaka ito yung sinasabi natin sa lineup ng meron kang Claude. Hindi mo siya talaga makikita, hindi mo siya mararamdaman sa early part of the game kasi kukuhanin niya pa lahat ng possible na pwedeng kuhanin para tumaba. Pero once na mataba na siya, automatic sasama siya sa team fight. Doon mo na lang mararamdaman na ang sakit na pala ng Claude for a team. Pero anyways, mga besties, mga bago natin sa stream natin, huwag kakalimutin i-share ating stream. Yun. Tumaba tayo ng 1K shares. Automatic giveaway tayo ng 1K diamonds. Bali, dalawang 500. Tama. Doon, kamati ka mamatay. Pero makakataas pa against his players. Bakit talaga? Arkangel. At sa bottom lane side natin, gabi yung aggressiveness na pinapakita ng Arkangel. Nako po, meron pa nga laban dun sa top lane. Lacing duet sa mukha, pero sige. Batbaratan tayo, shotgun sa'yo. Samantalang ito, Uzi ang ibinigay. Pero Ares, makakatakbola ng Ninja Killa. Mapapatay pa nga. Nastakan pa. And the first blood, pati pinasimat. Sabi niya, wag ka muna umuwi pre, mamamatay na to. And yun na nga, napatay. Pero ang hirap nga naman nung tapatan dun sa bot lane. Meron ng PNK, meron pang Keke. So kung sakaling makakagat ka nung aso niya, wala pa siyang Omax, pero may tagatigil na siya si Keke dito. Ay, hirap actually, yun, Barton. With sa New Era, maganda pala yung ginawa nila na si Kadita yung minsan nag-clear na minion wave sa bottom lane kasi mabilis siya mag-clear as compared sa ibang heroes. Tapos meron ding additional crowd control. Pero anyways, for Arkangel, possible dito for the Lunox, ang unang niyang bubuing item is the Enchanted Talisman. Kita natin doon yung Grock na-force na agad dito na gumamit ng kanyang wild charge para hindi na agad mahirapan dito pag nagkaroon man ng bakbakan coming from Arkangel. At si Pari Iso natin together with Keke, nakaabang lang din naman sa buff dito pero nag-face check lang naman din si Zaz. And sinabi natin, instant kill for this Arkangel squad using Luna. That Aurora, saktong-saktong pagkaka-freeze dito na parang Keke natin. Sasama sa gulo, si parang Ninja Killa ejector para sa kanya. Kita natin dito si Aris na pilitan ng tumakas. Nakapag-purify dito against Arkangel. Swerte pa din. Kung sakaling hindi siya nakapag-purify dun, talaga namang bangkay siya dun, mga kaibigan. Yung sinasabi natin eh. Yung delay kasi nung ultimate, nung isang Zac, mahirap yun, lalo na kung may Aurora. Pag nakita niyang palubog ka na, i-stopping ka lang nung second skill niyan, sigurado hindi ka na makakangat. Pero Ares, ang kanyang katapat doon sa top lane, sa Akuragi, ang carry, alam naman natin talagang pupunit sakit at na. Pupunit ng parang tank. Parang sumasakit na nga yung kita natin may damage na agad yung carry dito or nagpo-proc na agad dito against si Uranus. So, problema dito for New Era, gaya na sinabi natin, anti-tank kasi si carry. So, kailangan din as much as possible mapatay nila yan agad or else may hirapan sila. Pero good thing naman dito for New Era, meron silang Cho na naglalagay din sa bottom lane side. So, pag hindi naman napigilan ng Arkangel yung Cho, possible na may hirapan sila kasi for sure ito yung magsisplit push para sa New Era. Ganda nung ginagawang pag-iintay talaga ng mga kalaban dito. Pero, inuna nila si Mats, mga kaibigan. Okay. Si Chicks mukhang medyo malayo dun ng gugulo sa maling posisyon, mga kaibigan. Medyo malalim yun kung sakasakali man, pero top lane na lang ang medyo din yan, wala ka ng tower dyan, pwedeng kang sugurin ng tropa ng Arkangel dyan kung sakasakali. Pero ito bottom lane ang mangyayaring bakba, mas nagad si Saksha.
So, pwede na makapagbakbakan yan. Talagang pipigilan at pipigilan ka yan. At sa ulo. Actually, dito ano, for New Erang, maganda din dito mag-bush gaming sila para sa Adita. Para literal, pag bago pa dumating, may kita man nila bago dumating, automatic set up na nila agad ng play para additional crowd control na agad para sa kanila. And mabawi na, pero napakagandang combo naman dito coming from Andre plus the flicker out para sa kanya. Nakatakas pa dito, si parin din Shakila natin. And nakamintis dito ang New Era sa supposedly mapatay nila. Pero nandun na, nakita natin yung possible na gawing play dito ng New Era guys against this kind of lineup come from Arkangel and top lane turret dito ng Arkangel na sira na ng New Era. Hirap na huli ni Isun si Zack eh. Kumbaga ta, tatampangan niya na lang dun pagka ganun yung nangyari katulad nun. Tatampangan niya na lang talaga pagka bumalik. Pero kung hahabulin niya nang naka-first kill siya, mukhang mahirapan siyang ulihin yun kasi hindi mo alam kung kailan, kung babalik pa siya o hindi na. Pero mats dito, mukhang mabibigyan BMI dun sa gilid. Pero si Keke, naka-full na ang kanyang pang-yelo. Talaga namang giginawin ka, pero top lane, bumabasag at kumukuha ng objectives dito si Ares. Papunta na rin si Saksha. Speaking of Saksha, eto na ngayon yung aso niya. Kalmutan lang, medyo makulat ka, pero papalagang ka naman mga kaibigan. Tatakbong mayaman si Ares dito, parang wala lang nangyari. Basic lang. Alis lang tayo. Oo, oh, kuna talaga na ano, ang kuna talaga ng Uranus guys, mahirap talaga pag yan yung gusto mong i-burst agad, kailangan as much as possible, ano eh, mayayo yung habulan na magaganap nyo bago nyo siya mamatay. Pero anyways, for Arkangel, ang ano lang dito para makounter lang yung Uranus, kailangan nila tumaba. Pero anyways, mga kaibigan, buhay pa rin dito plus a blazing do it coming from Bas, napang napasok dun para sa New Era, patay din si parin kaya kinatin ng Arkangel. At ito na, kita natin si Zas, si Zack yata yung habulin dito, pero sa may bandang gate din natin Izon with that unstoppable force against your Ares. Oh, sige. Para sila low life, pero bait lang pala para dito kay Ninja Killa, pinahabol lang si parang Uranus natin, pero wild charge dito para para mahuli si Sakuragi, pero nandun si Saksa for the backup. Napagandang pasok na kanyang ankles niya doon mga beso up para mapigilan ang aggressiveness coming from New Era. Ako, ito pa nga, Way of the Dragon ang naibigay, mukhang bakbaka na light orb naman para sa isang Lunox, mukhang mapapatay nga ba Ninja Killa, sinunod lahat ng bala. Medyo masakit yun pagka ganun, pero checks ang naiiwan. Mababatuhan nga ba ng yellow dito? Hindi. Walang magbebenta ng yellow sa pamilyang to, mga kaibigan. 3-3 ang ating score. 7 minutes and 25 seconds in our game time. Medyo malit lang pala yung kills, no? 3-3. Oo, kumbaga more on objective. Ang kanagandaan dito, mga best up for New Era. Nakasira na sila ng second tier turret. Ito yung kanina binabahayan at sinasabi natin nga talaga nga pinuposisyon na niyang Uranus. Kaya sinabi natin na nakasira din ang rotation kapag makasira dito yung New Era. Dahil dyan, mas mataas ang chance dito na tumaba palalo yung players na New Era. Kasi ang laki na nga pwedeng pag-flowan ng minion wave nila. Pero anyways, mga kaibigan, kita natin si Chi dito for that map mission sa side ng New Era. Item check nga tayo saglit para dun sa Claude. Oh, medyo pantayan lang siguro sila. Uy, 6.4. 6.4k versus 5.6k dito ng carry. So, kaya naman pala sobrang sakit kanina na pumasok ko na Blazing Duet si Papi Watts natin ng New Era. Pero anyways, mga kaibigan, this is the turtle objective. Halos wala ng buhay, pero nakakuha ay ang Arkangel dito para sa atin laban. Napatay din si Zaz. Napilitan dito mag-Blazing Duet si Paring Mats habang nagmamamba out. And we have here Andre ng New Era gumagawa ng objective sa may bandang bottom lane. Nako, yari pa nga yung pandadaga niya dun sa bottom lane. And nakakuha pa sila itong middle lane na kailangan na nilang mabasag, pero natakpan kasi. So madedelay at madedelay talaga yung mga creeps. Mukhang nakakagat pa dito ang isang grak. Una, ejector po! Medyo negative si Ares at magpapaalam na talaga. Say goodbye to your mama now. Pero Matt, mukhang nag-aantay pa doon. Mukhang papa-stackin pa. 10 pa yung stack niya. So medyo mabilis nga naman yun para sa kanya. Pero may namumulis doon sa ano, sa middle lane. Mga kaibigan ko, sige, nakikita niya. Pupulisin niya ngayon. Pero ikaw yung pupulisin ngayon. Karin ka dyan. Flicker yung last maling freeze dito. Confirm kay medyo nagkamali na ng target doon. Pero anyways, mga kaibigan, si Andre dito, tinower dive na. Hindi na. Nakatakas pa at hindi siya makakataas si Fever dahil meron ding Lunok na padating dun for the backup. 6-3 ating score, mga kaibigan. 9 minutes and 17 sensitive game time. Arkangel dito lamang sila in terms of gold, pero very minimal lang. Kaya sinabi natin kailangan nila humabol dito in terms of objectives kasi dalawa ang nasira dito ng New Era na second tier turret. Mabout dito for Mats, nakadali siya dun ng isang PNK, pero buti na lang walang burst damage dito coming from Arkangel. Siguro para sa akin, si ano kasi saglit lang, nakita mo naman kanina nung clash dito sa Lord side. Ay sa Turtle side ba? Ano, nakita naman natin na ano, one hit lang si ano si Zack. Nung dive in siya, napatay agad, pero speaking of Zack, patay na naman dito sa pagkakataong ito. Kahit Johid kaya na siyang patayin. So ibig sabihin,
medyo malambot na siya and may items na din kahit papano, though naka-tank ang items dito or naka-Athena shield lang yung Johet, kaya magbigay pa rin ng damage. Naku po, ito pang bottom instant din. Instant pick off kasi talaga si ano, instant pick off talaga si Johet. So anyways mga besties, kita natin dito si Sakuragi, sobrang sakit na with this carry, and the same pa din for this new era squad, si Andre na doon naman sa top lane, siya yung Sumira na second gear turret kanina. So may bandang bottom lane niya, Genius Ward, para dito sa ating Lunox, so additional burst damage para sa kanya, at hindi na, mapipenetrate niya dito yung magic defense ng items dito ng new era. So anyways mga kaibigan, ito na ang unang Lord for this match. For sure, kailangan muna as much as possible makabawas na isa bago magkapatayan dito. Pero flicker out na dali ng Way of the Dragon dito si Pari Eason natin. Pero walang damage coming from this show. At kita natin sila sa kapito ng Arkangel ang posisyon sa pagkuha ng Lord. Yun na, nadali, nabigyan dun mga kaibigan. Yun yung sinasabing dive dito. Pero one for one trade agad ang nangyari. Inahabol si Ares pero na-ejector pa dun sa kabilang banda. Blazing Duet, inahabol si Keke. Mabi Priest nga ba? Ang gandang purify nun para madad yun. Pero killing spree na dito si Sakuragi. Tatlo pa yung natitira. Tatlo din naman sa new era. Pero sino nga ba ang makakakuha ng Sanctuary Lord? Pwede igo nung isang marksman sa top lane para makakuha ng makakuha ng push. Kasi nice. May max dito, pwede siguro diretso yun yung inhibitor turret habang kinukuha para if ever man may Lord pero meron silang minion wave na mega na malalaki or makunat para mapantayan laban. Pero anyways mga kaibigan, Lord na kuha dito ng Sakuragi ng Arkangel at nakapagalitas ni Mats sa may top lane natin plus inhibitor turret para sa kanya. Good trade para sa dalawang teams natin. Si Arkangel meron siyang Lord for new era, nakasira sila ng inhibitor turret plus napatay din sila ng isa. So para magpapantay lang yung mga minion niya sa top lane. Ang lalamang lang dito yung middle lane and yung bottom lane. So kailangan i-defend to. Though madali lang naman i-defend yan dahil nga meron silang marksman dito na uy, nasipa pa. Way of the Dragon na nabigay. Kaso, ako po, bunti ka na. Kung napindot lang na maaga-aga din dito eh, mapipigilan niya. Mapipigilan niya. Anyways guys, well defended dito ng new era ang Lord coming from this Arkangel squad. Gaya na sinabi natin for Arkangel, ang possible dito na mangyari siguro since meron naman silang Joy dito, yung pinaka ultian dito ng Joy is the Claude kasi si Kadita medyo mahirap siya hulihin kapag hindi agad siya may burst niya, kumbaga instant makababa siya sa lupa. Oo, katulad kanina. Kung ganun lagi yung posisyon dito ng New Era, makakapatay at makakapatay sila kasi napatay agad nila yung Lunox eh. Kasi hindi in-expect ng Lunox na apat yun nandun sa bush. Diyan dun mismo sa bush na yun kanina mga kaibigan. Pero eto na nga si Keke, naka-freeze pa dun at siguradong patay si Andre. Medyo malambot dahil nga naka-assassin emblem. So mamamahinga muna ang isang show dito. Though siya lang talaga yung gumagawa ng paraan para sa New Era na makadaga or makakuha ng objectives. Makatanda talaga yung tawag. Pero actually, comment dito kay Andre kasi nakita natin na siya yung gumugulo dito sa initial rotation ng Arkangel. Kung mapansin nyo, lagi siya nasa top lane side, dun din nasira kaya inaangat din dito ng Arkangel yung minion wave sa top lane side. But anyways, for new era, isang magandang setup lang yung lang din, coming from there. Pagka sumot talaga yung pa-CC dito ni Zach, automatic. Matik ka dun! Two hits ka lang, sir. Talaga namang kakaiba. Pero sa Sakuragi, medyo malalim doon, mga kaibigan. Ito na yung kagatan ng, Blazing Duet sa kawalan. Walang tinamaan, mga kaibigan. Medyo nasayang nga rin yun. Pero naubos naman yung minion. Yun lang yung balak ng New Era. Ubusin lang yung minion para hindi magtuloy-tuloy at hindi mabasag yung middle lane. Pero yung top lane naman yung magiging sagot. Maganda yung ginagawa dito ng New Era actually. Kasi almost ganito na talaga yung buhay nung inhibitor turret nila sa middle lane. Pero kahit gustong i-penetrate ng Arkangel, nade-defend nila agad-agad. Pero anyways mga kaibigan, nice crack block dito para kay Chi natin. Medyo na-delay ang minion wave doon. Isang pa yung pag-block din ni Andre. Kaso yung nga lang flicker out para sa kanya. Mga besiwa, buhay si parang crack natin. Pero kita natin dito may minion pa na isa natitira for Arkangel. At grabe ang inhibitor turret dito ng new era sa ating middle lane side. Hindi sila nagtatower lang kasi kanina ko pa pinapansin kaya medyo tahimik ako. Hindi gumagalaw yung yung HP nung yung onti lang nabawas pero hindi ganun kalaki. Kumbaga ang daming tumaan isang buong minion yun and apat silang nasa loob na. Possible pwede silang magtower para kinakat
Oo, oh, inakatnat din kasi. Kinakat din ng, ano, ng New Era, nakita natin si Cho pumasok, tapos si Grock din, hinarangan niya ng wall. So, napakaganda ng ginagawa dito ng New Era as much as possible. Hindi nila gusto makakuha, makuhaan sila dito ng inhibitor turret. Pero yung mga besties, kita natin dito na wala ng immortality. Si parang Eason natin. At napakaganda na backup doon para kay Saksa. Kita natin dito, wall charge card from the Grock. Ninja Kayla, napatay na dito. Ni parang Uranus natin. Isama pa yata natin dito si Sakuragi, pero nakapag-wind of nature yata. Walang damage doon. Coming from the sa cloud and mabout here para sa side ng Arkangel. Reset na lang sila kasi halos lahat ng spell nila nagamit na nila eh. Kung sakaling sino makapatay, makakakuha ng Lord automatically and possible mabaliktad pa to or kung sino man yung ano eh mabigyan pa. O pwedeng Arkangel, pwedeng New Era, depende sa kung sino mauubos pero possible New Era kasi meron silang cloud eh. Iba pa rin kasi yung cloud though napapatay nang napapatay si Sak. Yung isang kadita dito hindi masyado naging effective yun for them kasi 2 hits lang siya ni Keke. Matik yun para sa kanya. Kanina diba nakita natin para natamaan na ng freeze tas automatic instant agad pero nahuli yata sa top. Uy! Ay nahuli nga Yeli! Nahuli sa top ni pare Andre natin yun so instant objective na agad para sa kanila and possible makuha dito ng New Era ang Lord and hindi na na-contest pa dito ng Archangel si parang iso natin nandun lang din naman tinan natin kung makakatakas bagay ng Courage Mask pero yung napatalbog dito ni parang kadita natin and iso na ay mapapatay ng Team New Era so 2 man down for this Archangel squad plus a Lord naman para sa side ng New Era. Mahirap yun, ang ganda ng ginawa katulad ng sinabi natin kanina Andre kahit hindi masyadong nakakapatay crucial naman siya gumalaw lalo na pag sa late game which is napatay niya na yung ano eh yung sa Sakuragi yung kailangang ano dito ng Archangel kasi siya lang yung damage pero oops nakapag freeze pa nga mukhang papasukin ayan nagalit na yung ano yung aso talaga naman mga angagat na to huwag kayong gaganyan ganyan sa akin amazing do it para sa kanya medyo hindi na nasasaktan si Mats dun ha maganda ang kanyang ginagawa na basag pa lahat plus the Sanctuary Lord manggagaling dun sa top lane itong middle lane kailangan na nilang i-push to eh or sabayan na lang nila yung Lord kasi ano eh kaso buhay na lahat ng team dito oh, buhay na lahat dito kami from Archangel squad si Ares pumasok lang din naman so nang lahati ang buhay niya doon kita natin ginagamit dito ang aso ni PNK para pigilan ng Lord pero anyways mga kaibigan ito na sa middle lane side nagkaroon na ng minion wave coming from New Era sira ang inhibitor turret wall charge coming from the Grock ito na si Andre natin with Courage Mask pero grabe yung crowd control na binibigay sa atin ng PNK dito para sa ating laban ngayon Zach halos wala na rin buhay napatay dito ni Ninja Killa pero may sabay pa that is going to be Andre Blazing Duet ay ginagawa ng match natin that is going to be a kill para sa kanya kasi nga lang tinitira ng Tori dito si Ares pero double kill para sa Sakura oh Tali apakalupit nga naman nun game number 3 naku Diyos ko po.